Hello. STG. Alright, sa buong kabuluhan, we got 7 minutes, or no, 5 minutes after the hour of midnight. Good evening, Metro and Mega, Manila, Luzon, and Visayas, and Mindanao. Welcome back to the show. Maligayang body mo sa lahat. Kamusta kayo ngayon? And yes, you can still call. Maaga pa. Maaga pa. Hello po. Salamat ng mga nakikinig sa atin sa Bayong Dagat na nanonood sa Facebook Live natin. Maligayang body sa inyo lahat. Kamusta? Papa Jackson! Uy, bukas ha, naka-live ako sa, hindi ko alam kung sa Facebook ko or sa Facebook ng Sec Model Supply. But either way, if it's going to be live on Sec Model Supply, I'm going to share it. If it's on my page, well, nandun kayo, mamimigay kayo bukas ng mga raffle items. Alright? Ng mga helmet and whatnot bukas. So, alamin ninyo mga pangga. Tomorrow yan ha, 4 p.m. Pinost ko naman sa fanpage ko, so please. Oh. Support, support! Yan, oh. Yan ay brought to us by Sec Model Supply. Kasama ko si Richard Kasapot. At saka si Jeff Jumperly. Ayan, Jeff Jumperly Motovlogs. Our last caller for the evening of Jonah ng Makati City. Jonah! Hello po, Papa Jackson. Good morning. Good morning. First time mo tumawag, hindi? Hindi po. Ayan. O, kasi medyo komportable ka na eh. O. Apo. Kamusta ka naman ngayong gabi? Okay naman po. Okay ka naman. Work from home pa din. Sorry, hindi na kita maalala. Anong ulit kwento mo sa akin when you called? Ikaw ba yung... ikaw ba yung may asawang nagkakarpentero? Apo. Sabi ko na eh. Yung yan kan yung tanawan ng BGC yung bahay ninyo? Yes, Papa. Oo. Kumusta na yung aso nyo? Andito po, nakahiga. Oh, naalala ko, di ba? Apa, apa. Thank you po. Ayan. Hindi ko maalala yung buong kwento, but I remember you. Because you know, every time I talk to someone, I try to paint a picture sa utak ko. Apa. Anyways, ba't ka napatawag ngayong gabi? Mag-share lang po sana ako, Papa Jackson. Pero na, no more hate na po. Kamusta na nga pala kayo na mister mo? Ito nga po yung kwento, Papa Jackson. Mm. Kung maalala niyo po, nung last call ko is nung March 31, mm-hmm. birthday po. Mm-hmm. Yung umalis siya, din siya nag-party or nag-inom kasama yung mga pamangkin niya. Oo nga, oo. Tapos po noon, hindi po siya umuwi nandito. Mm. Kasi nga po, di ba may curfew, pinapauwi ko siya ng 10. Hindi po siya umuwi. But based on my tracker po, nun sa cellphone, parang umuwi po siya 1 a.m. Parang ganun. Mm. Tapos po, after 3 days, bumalik po siya dito. Masama daw po yung pakiramdam niya. Una, masakit po yung likod niya. So, ay, so, sorry, sumakit yung likod niya. Mm. So, nagpamasahe, ganun. Minasahe mo? Yes naman. Opo naman po. Kahit mainit yung ulo ko. Ay, nakakainit talaga ng ulo yung ginawa sa'yo, di ba? Yes, Papa. Mm. Di yun po. Di. After na masahe, hindi pa rin po bumuti yung pakiramdam niya. Mm-hmm. Di, tinemp ko na po or nag-take na po ng temperature. Mm-hmm. May lagnat po. Mm-hmm. Ayun. Tapos, una po siya nag-positive sa COVID. Mm. Tapos, after 7... April 3, bumalik siya. After noon, after 4 days, ako naman po yung nag-positive. So, nag-positive siya? Yes po. Kakalakwat. Ng ulo. Ayun. Sus. Oo. So, nahawa ka niya, in short. Yes po, Papa Jackson. Mm-hmm. Tapos, di yun po, di nagpagaling. Mm-hmm. After, actually po siya 17 days bago siya ulit nag-negative. Mm. Ako po umabot ng 20 days bago ako nag-negative. Tapos ayun naman po, inalagaan kung sino yung unang gumaling, namili ng meds. You know. Parang ano lang po, Papa Jackson, share ko lang.
parang nagbago yung pakikitungo niyan after namin nagka-COVID. I mean, nagbago in what way? I mean po yung naging masipag. Hindi na po labas ng labas, inom ng inom. Kasi nung ika-fourth day ko, pumunta yung tatay ko dito from Laguna. Kasi nalaman niya yung case. Siya po yung nagbigay financially. Mm-mm. At saka nung mga food. Tapos okay, pinagalitan po kasi siya. Pero siya lang kasi po yung nakausap sa labas. Kasi pagaling na po siya noon. Parang ika-seventh day niya na ako, ika-fourth, ika-fifth. Parang yun. Tapos pinagalitan siya. Sabi niya, labas ka kasi na labas. Inom ka, inom. Tingnan mo yung nangyari tuloy. Ganun. After noon, nanakit siya sa tatay ko. Ganun na. Sabi niya, hindi ko naman ginusto yun. Pero matigas. Pero sa isip ko, antigas kasi ng ulo mo. Kaya edi, ano ka? Edi ngiting-ngiti ka noon. Ako? sakto lang po. Gusto mukha mo. Kahit na medyo medyo masama pakiramdam mo noon, ngiting-ngiti ka. Oh, ayan ha. Parang nga. Pero hindi na pan po ako masyado. I mean, hindi ko na generalize na yan kasi ang kasalanan mo naman talaga. Tama nang ano. Kasi, tama nang nasa gilid ka at ano. Ano? May point po. Or I mean, may ganong chance. Tapos ayun po. Yun nga, nung after niyang gumaling, hindi na po siya masyadong pumupunta dito. Pag pumupunta yung tatay ko, kasi nga parang na-hurt siya dun sa sinabi. Kasi sabi niya, sa kanya na ako do, siya daw may kasalanan, gano'n. Sabi niya, hindi ko naman ginusto yun. Man, naman gustong mahawa, ganito, ganyan. Baga, ano yun eh, negligence na talaga yun eh. Ano po? Negligence niya yun. Kahit ano sabihin niya. Opo, kasi di ba, tumawag ka sa akin, yung talaga reklamo mo sa kanya eh, di ba? Apo, yun nga po. Tapos parang yung, parang di ba po, kung hindi siya kami nagka-COVID, parang hindi pa siya magbabago. Kasi ngayon talaga po, Papa Jackson, sobrang ang laki ng pinagbago niya. Ay, kahit hindi ko utusan, ginagawa niya. Yung kahit hindi mo naman, di naman niya kailangan gawin, mas lalo niya pa pong ginagawa. Magbulat na lang ako pagising ko, uy, ganda. Yung mga ganun po. So you're now better than, you know, than you're... Nakakatuwa lang po, Papa Jackson. Pero ngayon wala siya dito ngayon kasi po, nagkakarpintero ulit siya. So doon sila umuwi sa bahay nila kasi pag dito daw, hindi daw po siya nagigising ng maaga. So things, siyempre nakapulupot sa'yo eh. Yan po ba yung Papa Jackson? Sabi niya kasi dinadahilan niya. Ang dilim kasi sa bahay niyo eh. Doon kasi sa amin may sinag ng araw. Sa amin kasi, Papa Jackson, nabawasan yung sinag ng araw simula nung nagka-building dito sa likod namin. Ayun. Kaya pag may work siya, work nangungumpuni, doon po siya umuwi sa Well, then the more important thing is yung relasyon nyo and, you know, the way you look at him and the way you perceive him is a lot better now, no? Opo, Papa Jack. Parang ano ko nga na-realize. Or I mean, hindi mo talaga malalaman yung importansya ng isang tao kung hindi mo marirealize yung mga pains, yung ganun po. I mean, yung katulad ng mga na-share ko po noong makaraan po sa inyo, yung ganun, parang... Pero hindi naman po talaga, or I mean, sana pala nagka-COVID na lang ako para wag ganito. Huwag naman, kumbaga kahit nagka-COVID kayo, by the way, are you better now? Apo, ayan. Apo. Kahit nagka-COVID kayo yung dalawa, there's something good that came out of it. Opo, yun diba? Nga po. Parang, kaysa naman na nag-positive kayo, pero lalo sumakit ulo mo, di ba? Opo. Pero kasi po, pag based from my experience po kasi sa COVID, pagka nagpa-stress ka po lalo or nag-isip ka, lalo po kasi siyang lalala. Actually, yun daw yung, kasi alam mo naman, di ba, ang pag-stress ng tao, bumababa ang immune system, di ba? Apo, Papa Jack. Yun talaga yun eh. Opo. Yun talaga yun. Isang contribution na din po bukod sa paglabas-labas niya. Kasi siya po kasi talaga yung unang nagkasakit or nilagnat. Ayun po. But I'm glad the two of you are better now. And hindi lang yung health ninyo, but even the relationship. Opo. So mayroon ba siyang reward sa'yo pag ano, baga, maliban sa masahe, mayroon bang pinagagamitan na ibang langis? Pinapatanong lang yung toilets dito. Nag-PM nga siya sa akin eh. Sir, bakit tanong ako na gamit ko lang sa ibang paraan? Ano lang, sir? Ano lang po, Papa Jack?
ointment ba yun? Omega, yeah. Yung gano'n. Oo. Essential si oil, gano'n lang po. Hindi naman kailangan... Bengay, gano'n. Napakamahal na. Ano po? Bengay. Nabuto mo ba yung Bengay? Opo, opo. Yung mainit na lumalamig. Di ba? Opo. Ang katumbas niya sa Pilipinas natin ay Omega Painkiller, no? Tama, di ba? Opo. Oo, di ba? Tapos nagkaroon sa Lone Pass. Yan rin, katumbas niya yun eh. Mainit, no? Opo. Yung pagpinahid, inaantay mong... Ay na, mainit na. Tapos nung merong special offer na binibend sa kalsada, ang pangalan is Taffin. Ano po? Hindi ko pa narinig yun. No, di ako na matanda. Sorry na. Di, pero inabot ko naman po yung Bengay tsaka sa Lone Pass. Sa Lone Pass, mayroon pa ako sa bahay. Ay, sabi ko! Well, tapos anyway. Tapos isang bagay pa. Kasi minsan, pasaway pa rin siya eh. I mean, may time na nauudyokan pa rin siya ng barkada. Alam niyo po ang ginagawa ko para ano? Hindi na rin ako masyadong ma-stress. Pag hindi siya po umuwi sa tamang oras, inilalak ko po yung gate. Kasi alam ko namang may mauuwian naman siya. So para hindi na rin po ako talaga ma-stress or mag-isip. Kasi since papagaling pa rin nga po. Kasi ano lang, ilang April lang po eh. So... Ayun. Tama po ba yung Papa Jack? Well, ganito tanong, ano. Tanong lang po, opo. Mas pipiliin kong tingnan ngayong gabi, Jonna, yung... Opo. Yung mabuti nangyari, ano? Yung mabuti. Oo, di ba? I mean, he may not have actually come full circle, no? Hindi pa completely. Opo. Tama? He is not yet that ideal man that you want, di ba? To be the head of the family. But... comparing how he was when you the first time you called me and tonight, he is a far better person as of tonight. At mas importante sa akin yun. Opo. Di ba? Opo. That's more important to me. Di ba? Now, when it comes to yung paglalak ng gate, well, I don't know anong usapan ninyong dalawa. If that will not strain the relationship, then so be it. Opo. Di ba? Kaya po minsan, Papa Jackson, pagka nare-realize ko din minsan na ano yun, bakit ko nga ba siya inaaway? Eh, ang bait-bait niya, ang sipag-sipag, ganito. Minsan, pag mag-isa lang po ako dito, since naka-work from home nga ako, kasi maghapon din po yung pasok niya, 8 to 5 din ako. Parang, pag mag-isa ako dito, naiisip ko pag wala akong call na, oo nga, no, na lagi na lang tumingin sa positive way, or I mean, yung basta po yung magandang ginagawa, yung ganun po. Parang nare-realize ko siya ngayon nung naging ganun yung setup po namin. At least. It's all about looking at the positive side. Opo, Papa Jackson. Parang nakatulong nga din po yung pagtawag ko sa inyo. Ay, buti naman. Salamat, ha. Hindi, nakatulong po yung pagtawag ko at saka yung mga payo niyo po kasi na... parang lang kamo eh. Medyo teka lang, ha. Hindi ba? Nakatulong po ng malaki yung... Ay, wala na. Matampuhin talaga ako. Okay na, walay na. Uy, ano ba? Hindi, joke lang. Hindi po, Papa Jackson. Yun nga po, pag na mag-isa ako, naiisip ko yung mga ganong... pagkakataon na, bakit ko ba siya inaaway minsan? Wala naman siyang ginagawa. Masama, hindi naman siyang bababae. Yung mga ganun po. Share ko lang naman po, pero wala na pong negativity sa ngayon. Kasi nga po, parang mas naging matibay po yung pagsasama namin. Simula nung nag-positive ko, may layo siyang sumipag. Ayun po. Parang give and take po. Dati kasi puro take lang ng take po siya. Ngayon po na ano ko talagang give and take po talaga. Pag pagod siya, ako naman. Pag pagod ako, siya naman. Pag sabi kong banlaw ka ng labada, sunog naman po agad siya. Dati hindi po kasi sabi niya, ay hindi pa bakong gawain yung pinagagawa mo sa akin eh. Mga ganun po. Kaya na, pero importante dito, ang importante dito is that kahit pa paano, when you know that you appreciate what he's doing, you try to, kumbaga, commend, no? Alright? I-commend mo. Huwag lang yung basta iniisip mo lang. Kasi, you know, ang mga lalaki, we want things verbalized, di ba? If you appreciate us, tell us. Apo. Alright? Apo. Ayun po. Share ko lang naman po. Good vibes lang. Parang ibang istasyon yun. Ay, ba? Alam. Hindi po. Good vibes lang. Ayoko.
Anyways, I'm glad to hear na you're better now. Apo, Papa Jackson. Thank you rin po sa payo. Mm-hmm. Ayun po. Na-enlighten ako at nakatulong po. Kasi kung hindi ko po siya naikwento or ano, parang sasabog po talaga yung dibdib ko nung mga time na nalalahinik lang po ako. Pag sumabog yung dibdib mo, ate, medyo ilayo mo sa iba yan. Baka matalsikan sila. parang iba yung naisip. Hindi mo. Pangit ng trip. Oh. Anyway, salamat sa pagtawag, Jonna. Thank you din po, Papa Jackson. Ingat po pag-uwi. Happy weekend. Oh. Stay safe and well always. Salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Anyways, that was Jonna ng Makati City, mga bangga. Aww. Hey, have you ever tried? Tongonongonong pong. Really reaching out for the other side. O, yung dami nakaka-appreciate ha, sa Facebook Live natin ng polo ko ngayon. Bigay nyo lang po ito. I don't remember siya nagbigay sa akin. Kung sino man po ang nagbigay sa akin ng Playboy polo shirt na to, I appreciate. Thank you very much. More. Ayan, thank you. Oh, sinuot ko lang. Nakita ko nung isang araw to. I was supposed to wear this last week, but I kinda didn't fit the day, so ngayon ko siya nagamit. So, salamat sa nagbigay sa akin. I don't remember. I appreciate all the things you give me po. Maraming salamat, no? I wear everything you gave me. Maraming salamat, no? Oo. Papa Jackson, may Kumu live ba mamaya? Baka. Tatry ko. Alright, mga pangga. I hope you guys had a wonderful time with me because I had a wonderful time with all of you. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Sana'y maging maganda ang weekend ninyo. Ha? Mamayang hapon, ha? Ako'y naka-live, mga pangga, sa Sec Model Supply Facebook page. So, mamimigay ako ng lima yata or tatlong helmets mamaya na 20 premium items from Sec. Alright? So, yun lamang. Mga pangga, babay na po. And good morning sa inyong lahat. Binabati ko muli ang GAC Motors or GAC Motors na nasa akin po yung kanilang isang kotse ngayon. I'll be driving the car in the next 7 days. So, watch out for the vlogs. Mga pangga, well, this has been me, the one, the only, Nice and Naughty. On your radio, ako yung lingkod, Papa Jackson. We are number 106.7 NRGF. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.